Yan. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating mga kapatid. Lalo na po dun sa sumusubaybay na ating gawain po ng ating daily devotion. Tayo po ay nasa season 26 na. At ang tempo natin ay my life verse. Manalangin po muna tayo. Aming Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Lord, sa bawat oras na aming buhay, Panginoon, maging sa oras na ito, Ama, Lord, muli, Panginoon, kami mag-aaral, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoong Jesus, Lord, sa gabing ito, Panginoon, ikaw lang ang maihayag, maitaas at maparangalan, Panginoong Jesus, Lord, at anuman ang Panginoon, ang nakita mo, Lord, at na sabi namin, Lord, na at nagawa na hindi nakalugod, Panginoon, sa iyong paningin, oh God, patawarin mo po kami at linisin, Lord, ang aking puso, Panginoong Jesus, Lord, malibang andyan ka, Panginoon, wala akong magagawa, Lord, ako po ilagay mo, Panginoon, sa iyong likuran, oh God, Lord, gamitin mo, Panginoon, para sa iyong mga salita, Panginoon, na mahahayag sa gabing ito, Panginoong Jesus. Wala po kaming gagawin, Panginoon, mula umpisa hanggang katapusan, Panginoon, ng sa oras na ang gawain ito, Panginoon. Ito'y para sa iyo lamang, O God, Lord. Lahat, Panginoon, ng salita, Lord, mo na iyahayag, Panginoong Jesus. Tumimo sa puso ng bawat isang makikinig, Panginoon, at manonood, Lord, sa gabing ito, Panginoong Jesus, Lord. Tulungan mo po ako, Panginoong Jesus, Panginoong, sa oras na ito, Ama. Salamat, Lord. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen. Ano po ba ang halaga ng light verse sa ating buhay? Ito po yung pangako ng Panginoon na nagbibigay ng lakas ng loob sa atin, ng lakas ng pananampalataya, upang patuloy tayong lumaban sa buhay. Mahalaga po na meron tayong pinanghahawakang salita ng Panginoon. Ang akin pong light verse, ang 1 Corinthians 10:13. Sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Tunay po na ang Lord Pata, sabi niya rito, sa lahat ng tao. Ibig sabihin, walang exempted sa atin. Talagang dadanas at dadanas ang bawat isa ng pagsubok habang tayo'y nabubuhay, no po. At sa lahat po ng nararanasan natin, ang Lord po nandyan. Bagamat talagang kung ang pangako niya po, Panginoon, sa aking life verse na ito, sabi niya, hindi niya tayo bibigyan ng higit sa ating makakayanan, no po. Ibig sabihin, lahat, anuman yung pahintulutan ng Panginoon na pagsubok na yan, kaya natin. Kung tayo lang ay magpapakalakas, panghahawakan natin ang pangako ng Panginoon sa bawat light verse po natin. Sabi niya sa bandang huli, bibigyan niya tayo ng lakas po. Kasi sa ganang atin talagang wala tayong gagawa. Pero kung andyan ang Panginoon at nananangan tayo sa kanyang mga pangako, wala pong imposible. Amen. Yung lakas na nagmumula sa kanya, yan po yung magagamit natin sa bawat laban natin sa buhay. Sabi nga po, yung daw taong laging lumuluhod at nagpapakumbaba sa Panginoon, nagtitiwala, yun yung taong nananatiling nakatayo. Anong pagsubok ang dumating? Amen. Sabi po sa Santiago 1:1-2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Tama naman po 'yun. Kung iisipin po, kung sasabihin natin 'yan doon sa mga taong magalak,
eh, ang hirap po pag dumadaan tayo sa mga problema, sa mga pagsubok, di po ba? Kapag sinabi natin yan sa tao sa labas, yung mga walang pagkilala sa Panginoon, baka hindi po nila niyaabit, no? Iisipin nila para namang nakakaloko to. Sabi, magalak pag may pagsubok. Siyempre, mahirap naman po talaga. Pero sa atin po na may alam na tayo sa salita ng Panginoon, at alam natin ang Panginoon ay alam naman na po natin yan, yung pagsubok, hindi para ibagsak tayo, kundi para tayo lalong patatagin, no po, na overcome po natin yung mga dumarating na problema sa buhay ng bawat isa sa atin po, no. Pag matutuong napakahirap po, pero alam natin ang Panginoon, no, ito yung paraan niya, isa itong paraan, no po, para matest niya kung talagang tapat tayo at kung talagang nananangan tayo at nananampalataya sa kanya. Amen. Hingin lang po natin talaga yung sabi nga kanila, bibigyan niya tayo ng lakas. Hingin po natin yan sa bawat araw ng laban ng buhay natin. Sabi po sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tayo po yun, yung tinawag ng Panginoon, pinili ng Lord. Lahat po ng na pinahihintulutan niya sa buhay natin, siya po ay may layunin, di po ba? Pinahihintulat niya po ang mga trials na yan po sa buhay natin. Pero diyan niya ipakikita, no po, kung paano siyang kikilos sa gitna ng sitwasyon na pinagdadaanan natin, di po ba? Sa bawat isa po natin, masasabi natin na ang magtiwala sa Panginoon, hindi talo, di po ba? Sabi nga, yung matitinding pagsubok na pinagdaraanan natin, ano po yung ending niyan? Nagiging malaking testimony sa buhay natin. Dahil bakit po? Kasi ang Lord po ang kumikilos. Wala naman tayo pong ano eh. Wala naman tayo kung tutuusin ginagawa. Kundi manalangin, lumuhod sa Panginoon. Ang kikilos, sabi nga sa Deuteronomy po 20, sabi niya, the battle is mine. Kaya ang laban po sa Panginoon, hindi sa atin. Kumbaga eh, magtiwala lang tayo, no? Lagi lang po tayong lumuhod at humingi ng gabay sa Panginoon. Ito pong life verse kong ito, itong 1 Corinthians 10:13. Marami pong, maraming pagkakataon na hinawakan, talaga pong pinanghawakan ko po ito dahil sa mababigat na pagsubok na aking talagang dinanas, no po. Ngayon po, masasabi ko na hindi naman totally talagang malakas ako. Sabi nga, huwag nating sabihin malakas tayo, baka bigla tayong bumagsak. Pero alam ko na nananangan ako sa mga pangako ng Panginoon. So, ang nagbigay po talaga nito sa akin ay si Pastora Tess. Po, si Pastora Tess po, maraming bahagi yan sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, lalo na po yung anak kong nagkasakit ng epilepsy. Marami pong tulong talagang nakita niya ko, ano yung hirap ng bata. Kaya papasalamat po ako talaga dyan. Siya po yung nagbigay sa akin itong 1 Corinthians 10:13. Gusto ko lang po ibahagi na, at gusto kong patunayan na talagang ang salita ng Panginoon ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa akin. May pagkakataon. Marami pong, sabi ko nga kanina, marami akong pinagdaanan. Pero isa po ito sa ninanas kong napakabigat. Kasi po, yung pong anak ko na si Gerald, karoon po siya ng epilepsy. Hindi ko alam kung galing sa pamilya ng ama niya. Anak ko po siya sa una. So, nagkaroon siya ng epilepsy. Yung pong sakit niya, ginagamot po yan every 3 months ang check-up niya. So, dahil po sa tigas ng ulo niya, madalas pong nababaldog, tinatay ang ulo dahil malaking tao na po siya, matigas ng ulo. Pag medyo nalingat ako, tinatakasan ako. Kaya medyo lumawala po ng lumala. Bagamat naggagamot siya, yun po ang bawas sa kanya, yung nauuntong. So, yung pong gamot niya, parang dagdag bawas. The more na maraming seizure na dagdagan. Pag nabawasan yung seizure, babawasan. Pero ang nangyayari po,
marami, maraming, lalo pag tinataasin yung dosage niya dahil lagi siyang ina-atake. So, ang naging tendency po, pati yung ugali niya, naapektuhan na ng gamot, nag-iba po ang behavior niya, talagang naging para na siyang batang na late na, pero naging salbahe siya, nakikipaglaro siya sa batang maliit, pag natalo, yung text po, kailangan ibalik, pag hindi yan ibinalik, kawawa po yung bata. Ang dami ko na pong kaaway dahil mga nanay na sinasaktan niyang bata. So, mainitin ang ulo, gusto niya, lahat ng gusto niya ibigay. So, lumalaban po. Yan po ang pinakahirap ko sa kanya. Kasi po, between sa kanya, sa asawa ko, para kung nasa gitna, nag-uumpo ang bato. Talagang ang hirap po. Lalo na po nung lumala na nang lumala. Nandiyang pag lumabas, hindi lang nananakit ng gugulo, lalo na rin minsan sa mga nag-iinuman, minsan inaubos niya yung pulutan. So dito po sa lugar namin, merong mga grupo ng babae dito na umiinom. Pag nakakainom na, parang nawawala na sa sarili, nandiyang maghubad. Yung anak ko si Gerald, malaking lalaki po. Ang height niya po, 5'8". So, may tsura po, maputi siya, maganda ang mata, pati ang bibig. So, sa madalit salita po, kahit siya may sakit, may appeal. So, yung mga lasing na babae po na yan, pag nakita siya, diyan yakapin siya, halik-halikan. No po, hindi yung pagkakataon po yun na nangyari yun. Hindi ko alam na lumabas. Yun po yung nga, meron nga nagiinuman. So, yung isang babae doon na may nagsabi sa akin, crush niya na talaga po yung anak ko. So, nalasing yung babae. Lumapit yung anak ko po. Kumuha ng pulutan. So, niyakap niya. Niyakap, pinalikhalikan. So, syempre po, lalaki yun, gumante. Niyakap din siya. Inalikan. Wala po akong alam noon. May nagkwento lang sa akin. So, kala ko, may anak ko, okay lang. Hindi ko po alam na yung babae nagsumbong dun sa live-in partner niya. Yung pong live-in partner niya, ano po yun dito, salta lang na may atraso sa ibang lugar. So, wala po sa loob ko. Pero meron akong, pero sinabi po ng anak ko, mama, nagalit yung babae, sabi niya ganun. Kasi kinis ko. Kala ko nagkwentong ano lang, parang yung wala lang siya sa ano, kaya nagkukwento nung ganun. Ngayon po nung kinabukasan po, nagulat ako, sabi niya, sabi nung isang kapitbahay, sabi niya, kahit nagalit kay Gerald si Chris, sabi niya, ganun. Yung po yung kinakasama ng babae, nahalikan ng anak ko. So, sabi ko, bakit? Nilastos daw yung asawa niya, sabi niya, ganun. So, kinabahan po ako. Ang naisip ko, ako na lang yung pumunta. Hihingi ako ng sorry. Hihingi ako ng pasensya. Kasi po, sabi nga, baka raw sumugod. So, mas malaking gulo dahil andun po yung asawa ko. Bagamat maliliit pa yung mga anak kong dalawang lalaki, andun yung bunso ko. So, sabi ko, mas malaking baka kung ano mangyari. Kaya ako po yung lumabas, pupunta ako sa kanya. So paglabas ko po, nasa lubong ko. Malayo pa po siya. Nakita ko may dala siyang kutsilyo. Tinago niya sa likuran niya. Natakot po ako mahingi. Pero sabi ko, Panginoon, talaga pong open rebuke ako. Kaharap ko na eh. Kasi po galit na galit. Open rebuke habang nagsasalita siya, gigil na gigil siya. Sabi niya, nasaan yung anak mo? Sabi niya, gano'n, anak ba ni Oya yun? Sabi ko, hindi, anak ko yun. Pupunta nga sana ako. So, hihingi ako ng sorry. Sabi ko, gano'n. Hindi naman sinasadya ka ako ng bata. Bata, binata na yun. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, patawarin mo na yung anak ko. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, nasaan? Pilit niya pong hinahanap. Alam niya po yung oras na yun. Sabi ko, Panginoon. At sabi mo, sa isip ko po, talagang nananalangin ako. Sabi ko, Panginoon, yung verse na pinanghahawakan ko, sabi ko, ganun. Bagamat hindi po ako nagsasalita, habang nagsasalita po siya, sinasabayan ko siya.
Panginoon, sabi mo, kaya ko to. Bibigyan mo ko ng lakas. Kasi gustong gusto ko na pong bumagsak sa takot. Kasi po, kayo man po, alam nyo, may hindi gagawin maganda sa anak nyo, hindi ba kayo matatakot, di po ba? So, nakikiusap ako sa kanya. Ngayon po, yung palang ninang ni Gerald ko, yung po yung anak kong may kasalanan sa kanya. Lumapit, sabi niya ganun. Ba't inaanak po niya yun, si Gerald? Ba't inaanak mo yung inaanak ko, sabi niya ganun. Kasalanan nung kinakasama mo, sabi niya ganun. Akala na may gusto yun sa inaanak ko, doon nga po sa anak ko. Yakap niya, hinalighalgan niya. Natural, lalaki yun. Eh, siyempre po, 20 anyos na binata na rin. Natural, gagantihan siya, sabi niya ganun. Sabi niya, sabi nung yung lalaking galit doon kay Sister Imelda po, kung nga kayo makialam, sabi niya ganun. Hinarap niya po ako, sabi niya, labas mo yung anak mo. Sabi kong ganun, hindi, sabi kong ganun. Kung gusto mong gumawa ng masama, andito ako sa harap mo, sabi kong ganun. Ako na lang, huwag na yung anak ko kasi. Pero umiiyak na po ako, pero panay po ang review ko, open review po ako. Sabi ko, Lord, kaya ko to. Yung lakas, lakasan mong loob ko. Kasi nanginginig po ang tuhod ko. Talaga nakikita niya, umiiyak na ako. Hindi ko po alam kung ano yung nangyari kasi wala na gusto ko na pong bumagsak. Kayo ba naman po, siyempre, sobrang takot. Sabi ko, nagulat po kasi yung pong kapatiran talagang pinalis niya. Ako lang po yung natira sa harap niya. Buti po walang lumalabas mula dun sa bahay namin. Yung kutsilyo niya, nakasaksak dito sa short niya. Nagulat po ako na wala ng kibo. Panay lang po ang video ko. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya to. Sabi ko, alam ko, hindi mo ibibigay to. Sa isip ko lang po yun, kung di ko kaya. Sa ngayon mo yung gawa ng demonyo, Panginoon, walang imposible sa'yo. Sa isip ko po talaga, kaya mong bumago, nagtakbo na isip ng tao. Panginoon, sabi ko gano'n. Alam niyo po, maya-maya, bagamat gusto ko nang bumagsak, tinatatagan ko po yung ano, nakita niya, nanginginig na ako sa takot. Nagulat po ako. Alam niyo po, ang buti ng Panginoon. Ginamit niya yung si Sister Merda po, ninang ni Gerald. Nagulat po ako. Lumuhod sa lahat, sa harap ko. Natulala ako, nakatingin po ako sa kanya, nakayuko siyang ganun. Yung pong kutsilyo, itinapon niyang ganun. Sabi niya, bigla siya nagsalita, sabi niya, Lel, patawarin mo ako, nakalimutan ko, may sakit yung anak mo. Sabi niya ganun. Hindi ko naman gusto, kasi pagod daw siya, nakainom pa. Yun nga po siguro, nagsumbong yung babae, sumiklab yung, alam niyo po yun. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko na mangha ako. Alam kong kumikilos ang Panginoon. May ginamit siyang tao. At alam ko yung oras na talaga nananalangin ako sa isip ko. Inangkin ko po yan. Yang-yang. Walang pagsubok na hindi natin kakayanin. Alam niyo po, humingi siya talaga ng tawad. Sabi kong ganun. Ako rin, patawarin mo yung anak ko. Sabi niya ganun. Nagulat po ako. Bigla siyang umalis na siya. Hindi ko alam, parang dinampot niya rin po yung kutsilyo, sabay alis. Yung pong talikod niya, doon po ako bumagsak. Napaluhod po ako talaga. Hindi ko alam na parang pong may nahugot sa dibdib ko yung sobrang takot. Alam niyo po, yung ganun po kabuti ang Panginoon. Yan pong mga life verse niya, mahalaga po yan sa buhay natin. No? Salita po ng Lord yan, na kapag inangkin natin, at pinanindig at pinaniwala, pinanampalatayanan natin, kikilos po ang Panginoon. Isipin niyo po yun, kinontrol ng Lord yung isip ng tao na yun, bagamat isipin niyo nakainom, kasi wala talagang imposible sa Panginoon. Kung tutusin yung oras na yun, pwede na akong mawala ng anak. Pero ang Lord talagang kumilos po siya sa buhay. So, kasi ang ano ko po nun, ako na lang yung kung anong gawin niya sa akin. Pero hindi po yun ang, hindi po pinahintulutan ng Lord, kundi kinilos niya po yung sitwasyon. Bagamat napakadelikado na, kasi po, ang after po, kasi noon nalaman ko na, kaya, yung sabi ko nga kanina, kaya siya nandun sa lugar namin, nandito sa lugar namin, meron siyang ginawang hindi maganda sa ibang lugar. Yun nga po, nakapatay daw. Pero salamat sa Lord, kasi iba ang trato ng Lord sa ating mga anak niya, lalo na sa ating mga nagtitiwala sa kanya, nananangan sa kanyang mga salita. Lord, kumikilos po ang Panginoon. Ganun po kabuti ang Lord, at walang imposible sa Panginoon. Kaya po yung mga life verse na hawak natin,
panghawakan po natin yan, no? Kasi po, minsan, kahit po sabihin natin na may hawak tayo ng salita ng Panginoon, pero kung hindi mo po yan pananampalatayan, hindi mo paniniwalaan yan, wala pong kapangyarihan. Pero kapag nakita ng Panginoon na pinanghahawakan mo, ipinamumuhay mo, na alam mong kikilos ang Diyos, kikilos at kikilos po siya. Kaya sa mga life verse po natin, ako po marami, hindi lang po yan ang life verse ko, pero yan ang laging nasusubukan ko lalo sa pagsubok. Kaya salamat po sa Panginoon. Sa totoo lang po, hindi naman po natin makakamit ang tagumpay kung hindi tayo dadanas ng mga pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Subalit, ano man po ang sitwasyon niyan, kasi po bahagi ng buhay natin yan. Yung sabi niya nga po sa 1 John 1:6, sabi niya, bagamat magtitiis tayo, dadanas tayo ng iba't ibang pagsubok. Yung sa maikling panahon, hindi naman po sinabi ng Lord na habang panahon, sa maikling panahon, ito po yung panahon na yun na lumalaban tayo sa mga pagsubok. Subalit ang Panginoon po, lagi po yan nasa tabi natin, lagi po yan to the rescue, doon po sa naging sitwasyon po. Kung tutuusin po, marami, sabi ko nga, kung pagsubok rin lang, kotang-kota ako, bata pa lang ako, pero alam niyo po yun, mas pinasagana ako ng Panginoon sa kabutihan niya. Kaya yung mga pagsubok po, magamat pag dumadaan tayo, andun yung lungkot, yung hirap, talagang mga mahirap. Pero alam natin, hindi magpapabaya ang Panginoon na nandyan lang po siya lagi para sumagip, para tumulong sa bawat isa sa atin. Amen. Sino po ba yung pinagkakatiwalaan? Eh, ang Diyos lamang po naman niya, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang kapantay na Diyos. Di po ba? Kaya sa buhay po natin, ngayon po wala na yung anak ko, pero alam ko na nasa Panginoon na siya, na pagtagumpayan na po namin. Kaya po nandito ako, na sabi ko nga kanina, isang malaking testimony. Yan po yung ending ng buhay natin. Bawat pinagdadaanan nating pagsubok, sa huli, testimony po, nagiging testimony po yan sa buhay natin. Kaya patuloy lang po tayo na panghawakan natin ang salita ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon sa bawat salita niya na talagang nagagamit natin sa bawat laban natin sa buhay. Kaya yun lamang po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Let's pray po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat, salamat, Panginoon, sa salita mo. Oh God, Lord, hallelujah, na nagiging gabay namin, Panginoon, sa bawat, Panginoon, laban namin sa buhay, Panginoong Jesus. Lord, patuloy mo kaming patatagin, oh God, Lord, na patuloy mong kilusin ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Jesus, abang hinihintay namin, Panginoon, ang pagliligtas mo sa bawat isa, Ama. Anuman, Panginoon, ang pagsubok, Lord, trials, oh God, na pagdadaanan namin, Panginoong Jesus, Lord, lalaban kami dahil alam namin na hindi kami lalaban na nag-isa, dahil alam namin na nandiyan ka, Panginoong Jesus. Lord, patuloy mong kilusin ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, totoong masasabi namin, Panginoon, ni minsan hindi ka nagkulang sa amin, Panginoong Jesus, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Lord, ang ibig mo lang, Panginoon, ay patuloy na magpakalalim kami, Panginoon, sa pakikipagrelasyon sa iyo. O God, Lord, patuloy na palalimo mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, pananalig sa iyo, Ama. Lord, patuloy na itinataas namin sa iyo, O God, Lord, ang aming bansa, Panginoong Jesus. Lord, sabi mo, Lord, ang soji bil, Ama, Panginoon, dalawang tao lang ang nilikha mo, babae at lalaki, Panginoon. Kaya alam namin, suklam ka, Panginoon, sa batas na ito, Panginoon, paglapastangan, Panginoon, sa mga nilikha mo, O God, Lord, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, O God, Lord, maging ang divorce bill, Panginoon, sabi mo, ang pinagsaba ng Diyos, hindi pwedeng pagpapahiwalay ng tao, Panginoong Jesus, Lord, masama't mabuti, Panginoon, pahintulot mo, subalit, Lord, ikaw yung may kapangyarihang kumontrol, Lord, lahat ng bagay, Panginoon, dahil ikaw ang lumikha, Panginoon, ng langit at lupa, ang lahat ng bagay, Panginoon, ay sa'yo, O God, Lord, hawak mo, Panginoon, ikaw ang may control maging ng buhay namin, Ama, Panginoon, Lord, ang aming iglesia, Panginoon, buhay ng aming mga pastoran, Panginoon, aming mga pastora, Lord, ang buong
aming iglesia, Panginoon, buklorin mo niyang pag-ibig, Lord, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang buhay ng aming mga pastor, Panginoong Jesus. Tulungan mo sila, O God, Lord, kasama na kanilang sambayan, ng aming bawat sambayan, Panginoon. Tulungan mo ang aming iglesia, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, ang una naming pag-ibig sa iyo, O God, Lord, datdan mo kami, Lord, maging ang aming pamilya, Ama, Panginoong Jesus, na gumagawa, Panginoon, nagsisikap, Lord, na makasunod, Panginoon, sa iyong mga tuntunin, Amang Diyos. Lord, ikaw lang, Panginoon, sapat-sapat na sa buhay namin, Ama, maging ang mga may karamdaman, Lord. Inaangkin namin ang kagalingan, Panginoong Jesus. Salamat sa bawat araw, Panginoon, ng buhay namin, Lord, na tunay na kinikilos mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo pa palaganapin, Lord, ang gawain namin ito, Panginoong Jesus. Ang bawat gawain ng aming iglesia, O God, Lord, ingatan mo ang bawat sambahayan namin, Lord, sa lahat ng oras, Panginoon. Sa lahat ng papurit, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, Panginoon. Basbasan mo kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan at makapangyarihan ng aming Diyos. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat.